Balak mo ba ang bumili ng wireless earphones? Meron ka bang 2,000 pesos? Sabi ba ng asawa mo na isa lang ang pwede mong bilhin? Kung ganun, para sa iyo ang video na ito. Sa video na ito, pagbabanggain natin ang Honor Choice TWS laban sa Realme Buds Air Neo. Titignan natin sino nga ba ang mas matimbang. Sasabihin ko na ngayon, kung wala kang misis, just buy both, okay naman sila. Bago natin simulan ang video, this video was suggested by Watch Time. At dahil malakas ka sa amin, we made it happen. Alam nyo ba kung sino pa ang malalakas sa amin? Ay yung mga taong merong sweet at magagandang comments. Salamat, Mr. Kids, Jason Galatera, Maricar De La Torre, DJ Ralph, at Fraju. Salamat ng marami sa mga comments nyo. Inabasa po namin ito lahat at nakakapagpalakas ng loob namin na ipagpatuloy ang channel na ito. Salamat sa pagmamahal at suporta. With that out of the way, simulan na natin ang video. Kapag bumibili ako ng wireless earbuds, usually meron akong buying criteria. At ito ang latency and connection range, sound quality, mic quality, battery life, build quality, comfort, special extra features, at price. Bago natin simulan, dapat niyong malaman na ang Buds Neo ay isang earbud style na earphone at ang Honor naman ay isang in-ear headphone. Para sa mga hindi nakakaalam, ang earbud style na earphone ay kung saan nakapatong lang ito sa butas. Tapos ang in-ear naman ay from the word in. Ito ay sinasaksak sa loob ng iyong tenga. May epekto kasi ito sa comfort at sound quality. Simulan natin sa latency and connection range. Ito ang aking inuna dahil isa itong malaking deal breaker for me. Kapag dito pa lang hindi na pumasa, kahit Apple pa yan, hindi ko na papansinin. Lalo na kapag laging nadi-disconnect pag nasa bulsa or kahit lumingon ka lang. Ganun ba kalapad ang pisngi ko para mawala yung connection? Nakakainsulto. Pasado silang pareho sa kategorya na ito. Kahit nasa bulsa, konektado pa rin ng solid. Malapad ang mukha mo? Walang problema. Mahigpit ang kapit ng mga earbuds na ito at hindi na di-disconnect agad. Pagdating sa layo ng connection, mas lamang ang Buds Air Neo. Pag nanakaw ang cellphone mo, mas mauunang ma-disconnect ang Honor. Pagdating naman sa latency, sa movies, music, YouTube, wala akong naging problema. Sa games naman, sinubukan ko ito sa larong Cytus na music rhythm game. Dito, mapapansin mo ang latency. Pero hindi nito sinira ang aking gaming experience. Lamang lang ang Buds Air Neo dito dahil sa game mode niya. Pero overall, okay sila pareho. Dito naman tayo sa sound quality. Unahin natin ang Buds Neo. Okay ang sound quality nito. Nagulat ako na kahit earbud style ito, ay na-handle niya yung bass ng maayos. Hindi ito kumakalat sa mids. Pagdating naman sa clarity at brightness, sakto lang siya for the price. And hindi nakakapagod kapag matitinis yung pinapakinggan or masyadong bright. Sa Honor naman, okay rin ang sound quality nito. At sumusuntok ito ng mas mataas pa sa kanyang presyo. Para sa akin, kayang makipagsabayan ng sound quality nito sa mga 3,000 pesos na wireless in-ear headphones. At dahil in-ear siya, mas malakas at tight ang bass niya. At hindi ito kalat. Clear ang mids at highs. At pareho sa Buds Neo, hindi rin nakakapagod pagdating sa matitinis na tunog. Para sa akin, depende na ito sa inyo. If mahilig ka sa music na malakas sa bass, ay mag-Honor ka na lang. Kaya rin naman ito ng Buds Neo, pero hindi kasing ganda ng nasa Honor. Kaya I would have to give the point to Honor. Dito naman tayo sa mic quality. Unahin natin ang Honor. Impressive ang quality ng mic nito dahil hindi ito common sa ganitong presyo. Meron siyang noise cancelling function kapag tumatawag ka na sa laban sa dalawang microphone dito sa labas. Ito ang isa sa mga highlighted feature ni Honor. Sa AirBuds Neo naman, hindi ko napapahabalin dahil alam ko namang naririnig nyo na basura talaga ang microphone. Pwede na sa mabilisang. Pero para sa tsikahan or office calls, hindi ko ito nire-recommenda. Panalo dito ang Honor, lalo na kung heavy user ka ng mga voice calls o kaya mga video calls. Matapos ang microphone quality, dito naman tayo sa battery life. Para sa akin, ang importanteng minimum sa battery life ay basta mas mataas sa 3 hours. Pwedeng-pwede na itong pagtsagaan. Mas mababa pa dito ay hindi na acceptable para sa akin. Aanhin mo ang okay na mic at magandang sound quality kung 5 minutes pa lang dapa ka na.
sa aking testing pagdating sa earbuds niyo. Na-meet naman ito ang 3 hours minimum bago na lowbat ang earbuds. Maaari mo pa itong i-extend kapag isa lang ang ginamit mo habang naka-charge ang isa. Ang battery case naman nito ay mayroong pangako na 17 hours battery life. Sa kampo naman ng Honor ay tumupad sila sa usapang 6 hours of battery life. Tandaan na nakikinig ako at 35% volume. Kung medyo mas malakas siguro, we will get a little over 5 hours. Ang case naman nito ay mayroong pangako na 18 hours of battery life. Pagdating sa battery, lamang ang Honor dito ng isang pelikula. Lalo na kung hindi ka naman malakas magpatugtog. Ang next criteria natin ay comfort. Sa comfort naman, magdedepende ito sa teka mo. Merong mga tao na hindi nakakasuot ng earbud style dahil wala silang daliri sa tenga. Kaya lagi silang naka-in-ear headphones. Sa buds niyo, magaan ito at sakto ang upo sa aking tenga. Ginagamit ko ito kapag matagalan ang listening session or kapag pawis at kakatapos lang maligo. Sa Honor naman, mabilis ma-irritate ang aking tenga. Pero dito, nakaya ko siyang suotin ng 6 hours straight. Okay ang silicone tip niya at hindi mabigat sa tenga, kaya nakakadagdag ito sa comfort level. Mas panalo rin sa akin ang shorter stem ng Honor dahil mas secure ang feeling ko sa kanya compared sa buds niyo. Kung commuter ka or sanay kang makipagsiksikan, go for the Honor choice dahil baka masyadong maluwag ang buds niyo at malaglag. Sayang ang pera. Dito naman tayo sa build quality. Pagdating sa build quality ng Buds Air Neo na case, hindi ito AirPods Pro level, pero hindi rin siya flimsy. Kaya siguro nitong lampasan ang mga pailan-ilang bagsak mula sa table or bulsa. Pagdating naman sa mga earbuds nito, solid ang build at magaan. Hindi rin ako worried na masira ito kahit malaglag dahil magaan lang ito at hindi manipis ang plastic. Sa Honor naman, medyo worrying ang build ng case dahil sa message na ito. Pag sinubukan mong paglaruan ang takip ng case niya, malalaman mo kung bakit nila sinama ang mensahe na yan. Mararamdaman mong manipis ang hinge nito at mukhang mas konting laglag lang ang kakayanin nito. Pagdating naman sa earbuds, kapareho ng buds niyo, ito rin ay magaan lang at hindi manipis ang plastic. Hindi ito masisira agad kahit makailang laglag ka. Para sa akin, mas lamang dito ang Buds Air Neo dahil importante ang hinge ng takip. Nakakalungkot lang na ito pa ang tinipid ni Honor. Pag-usapan naman natin ngayon ang special extra features and scenarios kung meron man. Simulan natin sa Buds Air. Meron itong gaming mode kung saan binababa nito ang latency ng earphone para magpantay ang bibig ng pinapanood mo at para walang delay sa tunog ng baril mo sa games. Sa Honor naman, meron itong microphone na noise cancelling pagdating sa phone calls at narinig nyo naman na ito ay very effective. Pareho silang walang wireless charging or fast charging na case. Para sa akin, depende na lang ito sa priority mo. Kung mas games and low latency ang iyong priority, panalo ang Buds Air dito. Pero kung mas phone calls ka, ay mas appealing siguro sa'yo ang feature ng Honor. At sa huli, dito naman tayo sa price. Mas mahal ang Buds Air Neo at 1,990 pesos. Habang ang Honor naman ay nasa 1,799 pesos. Pagdating dito, depende na rin to sa iyong priority at sa budget mo. In conclusion, ito lang ang aking masasabi. Mag-Buds Air ka kapag gusto mo ng earbud style na earphone. Importante sa'yo na nadidinig mo ang paligid mo kahit papano. Hindi ka masyadong nagko-commute or nakikipagsiksikan if puro music lang at movie watching ang atupagin mo kapag wala ka namang pakialam sa microphone at kung gagamitin mo ito sa games. Mag-Honor ka naman kapag importante sa'yo ang microphone quality. Kapag on the go at madalas sa mga siksikan na lugar. Kapag importante sa'yo ang passive isolation sa mga may ingay na lugar. Kapag kulang ang pera mo pambili ng Buds Air Neo dahil mas mura itong Honor at 1,799 pesos. Kapag mahilig ka sa mga kantang maraming bass. Dito na natatapos ang ating video. Sana naman ay nagustuhan nyo ito. Sinong nanalo? Sinong susunod? Kayo na ang humusga. Kung hindi ka pa rin makapag-decide, nag-iwan kami ng links at ng card sa taas para mapanood nyo ang full review namin ng Buds Air Neo at ng Honor Choice DWS. At kung naghahanap kayo ng mga review at mga news tungkol sa mga gadgets, consider subscribing
or panoorin mo ang iba sa aming videos by clicking the card or yung mga suggested videos sa huli. Pwede nyo rin kaming i-follow sa aming mga social media for daily tech news. Basta lagi nyo lang tatandaan, ang lahat ng ito ay opinion ko lamang. Bahala ka sa buhay mo. Hello Dave, unfortunately hindi siya kasha. So ito yung Honor. Okay, case to ng AirPods Pro. Sa silicone na to, yan. Pero stretchy na siya eh. Mapapansin mo. And then, dito sa taas, yun, medyo bitin. So, it's a no. Sayang, pero hindi siya pwede.